Nandito ulit kami kasama kayong nanonood sa inyong tahanan. Thank yes, you. Yes, yes. Naku, suspended ba rin po ang klase hanggang April 12? Yung iba po ay work from home muna. At yung mga ibang estudyante din, may mga homework na sila. Yes, pinapadalhan sila ng mga homework. Yes. Cool. Dito naman sa studio, meron pa rin po tayong suspension of live studio audience policy. At syempre, para rin naman po yan sa kapakanan ng lahat. Correct. Tama ka dyan, Ma'am Shijos. Pero ang iba may pasok pa rin. At ang concern nga nila, lalo na ang mga working momshies at popshies, ay paano sila papasok sa work kung may travel restrictions. O, di ba, English? Ah. Wag na wag po kayong mag-alala dahil tuloy pa rin po ang operasyon ng mga MRT, LRT, PNR, pati ang mga bus na bumabiyahe sa labas ng Metro Manila. Kung dito kayo nagtatrabaho, makakabiyahe pa rin po kayo. Yes. Okay? Wag po kayong mag-alala. Yan ang ilan sa mga naging anunsyo ni President Duterte. Kagabi, tuloy pa rin ang buhay. Oo, tuloy pa rin. Talaga, tuloy-tuloy pa rin ang pagtutok natin sa mga kaganapan kaugnay ng coronavirus 2019 o COVID-19. At para sa mga nakamiss ng diskusyon natin kahapon at ilang detalye, eto, panoorin nyo. Kahapon sa tulong ng infectious disease expert na si Dr. Ray Salinel, nabigyan linaw ang marami nating katanungan tungkol sa COVID-19. Alam mo yung coronavirus or flu virus, kahit anong klaseng virus po, simple disinfectant lang yan sa bahay mo, sa kusina mo, miski suka, mamamatay yan. Sa huli, hangad natin na huwag magpanik ang publiko at tutulong natin ang Ligtas Pilipinas sa COVID-19. Sa huling datos ng Department of Health, as of March 12, 2020, 52 confirmed cases na ang naitala sa Pilipinas. Samantalang, 5 na ang namatay. Kaya itinaas na ang Code Red Sub-Level 2 sa ating bansa. COVID-19 is spreading all throughout the country. Kagabi, inannounce ng Pangulong Duterte ang pagpapatupad ng community quarantine sa Metro Manila. Mula March 15 hanggang April 14, suspendido ang travel through land, domestic air at sea. Pero papayagang makapasok at makalabas pa rin ang mga taong nagtatrabaho sa loob mismo ng Metro Manila basta may proof o company ID. Extended naman ang suspensyon ng klase sa buong National Capital Region hanggang April 12. Binigyang diin na i-observe ang social distancing. Pero sa kabila ng krisis na kinakaharap ng mga Pinoy, hindi pa rin mawawala ang magandang balita. Nauna nang naaprubahan ng Food and Drug Administration ang mga dagdag COVID-19 test kits na dinevelop ng University of the Philippines National Institute of Health Scientists na magagamit na sa susunod na linggo sa mga taong posibleng infected ng COVID-19. Lumitaw rin ang mga Good Samaritan o may magagandang loob. Tulad ng isang grupo ng homeowners kasama ang Davao School for the Blind na namigay ng mahigit 9,000 piraso ng kalamansi sa mga motorista sa Davao City para makatulong anila sa pagpapalakas ng immune system laban sa COVID-19. Sa Facebook post naman ni Bernadette Gutierrez Anit, nagpamalas ng kabutihan ang isang customer nang ipamili niya ng grocery items ang isang manong. Nakakaunti lang ang laman ng basket na ginaya rin ng ibang customer at namahagi rin ng kanilang pinamili. O diba, nakakahawa ang kabutihan. At para naman makaiwas na mahawahan ng virus, ngayong umaga, mga momshi, popshi at anakshi, tuloy-tuloy lang ang pamamahagi namin ng wastong kaalaman. Alamin ang mga paraan para makaiwas sa COVID-19. Tulong-tulong tayo para masigurong ligtas Pilipinas sa COVID-19. Simulan muna natin ang ating umaga sa isang mapusong awitin at panalangin.